Tinawagan ni Duke Jill si David, subalit hindi ito sinagot. Tinanong naman ni Lexi si David kung sino ang tumatawag, subalit ang sagot ni David ay si Grace daw. Naghahalikan ang mag-asawa, subalit tawag pa rin ang tawag si Duke Jill kay David, pero hindi pa rin ito sinagot kaya umalis na lang si Duke Jill sa klinik, dala ang bulaklak. Pumunta si Jill sa mansyon ni na David kaya nagkita sila ni Lexi. Tinanong ni Jill kung nasaan si David, sagot naman ni Lexi ay bakit raw ito tinatawagan ni Jill. Sinabi naman ni Jill na hindi siya sumasagot na saan siya. Sinabi ni Lexi na nasa trabaho daw ito at alam naman daw ni Jill na busy si David at may concern ba raw si Jill. Sinabi rin ni Lexi kung para kay David ba raw yung bulaklak, subalit ang sagot naman ng dating asawa ay pinadala raw yun ni David sa kanya, subalit hindi naniniwala si Lexi na galing yun kay David dahil wala namang sulat, ngunit sigurado naman si Duke Jill na galing kay David ang bulaklak. Sigurado daw si Jill na si David lang ang nagpapadala ng bulaklak dahil sinabi daw ni David kay Duke Jill sa mismong kwarto nila na gusto niya ito. Sinabi naman ni Lexi habang nanginginig na really, wow, speechless. Alam mo naman na hindi ka invited sa party, diba? In fact, hindi ka pumasok sa isip niya, meaning ayaw kanyang makita, makausap, makasama. Hindi dahil galit siya sa'yo o may nararamdaman siya, you just mean nothing to him. Sinabi naman ni Duke Jill na sana daw ay totoo para mas tahimik ang buhay nila. Sa kwarto naman mismo ni Mika ay laking gulat ng mama ni Mika nang makita niya na nakapatong si Gio sa anak nito. Kaya tinawagan niya si Jill at nag-usap sila tungkol nito. Dahil sa nangyari ay bawal nang mag-usap at magkasama ang dalawang bata nang siyang dahilan ang paglalayas ni Gio at punta ito sa mansyon ni na David. Sabay nating abangan dahil labis na maapektuhan si Gio sa mga pangyayari at mag-aaway na naman sila ni Duke Jill dito sa The Broken Marriage Vow. Thank you for watching and please subscribe for more updates. Bye!